ako ng ginataang puso ng saging. At nakikita niyo yung aking puso ng saging ay papakuluin ko na sa tubig na may kunting paminta at asin at iba ang hiwa na nakikita niyo. Pero masarap po yan. Gagataan ko po yan. Ayan po. Yan po ang aking simpleng gulay. Kasi maulan po ngayon, kaya magluluto ako ng simpleng gulay. Gagata ako ng puso, ng saging na may daing na iliw o flying fish. Masarap po yan. Simple lang at kukunti lang ang gastos, pero masarap ang kain nyo. Papakuloyin ko na po yan. Ayan po yung aking puso ng saging. Puso ng saging na saba. Kumukulo-kulo na po. At ipapakita ko sa inyo ang simpleng luto. Hindi masyadong magastos, pero masarap. Ayan. Kumukulo-kulo na po. So guys, ito na po yung aking mga ingredients. Yung aking puso ng saging, puso ng saba. Nilaga ko na po ito. Ayan po, mahaba po yung pagkakahiwa-hiwa ko. At ito po yung aking gata, yung unang gata at yung pangalawang gata. At ang aking sahog, yung daing na iliw or flying fish. Ayan, pina-fried ko na. Pero hihimayin ko po ito. Tatanggalan ko po ng tinik. At ito po yung aking sangkap. Lemongrass. Masarap po yan. At gamot din po yan. Kailangan yung kumain lagi ng tanglad. At siling haba, siling labuyo, red onion and garlic and tomato. Kayo naman po ang bahala kung lalagyan nyo po ng sili. Sanay po kasi kaming magsili, kaya lagi ko pong nilalagyan ng maraming sili. At maganda rin po ito sa katawan kasi mabilis pong matunaw yung mga kinakain po natin. At di po ako gagamit ng betchin, kaya ang gagamitin ko po ay Maggi Magic at syempre yung paminta. Ngayon po, magluluto na ako at ipapakita ko sa inyo kung paano po ako magluto ng ginataang puso. Lagay natin ang mantika. Kaunting mantika. Nalagay ko na po yung aking garlic. Sunod ko na po yung aking red onion, sibuyas. Bango-bango na po ng garlic at saka yung red onion. At ilalagay ko na po yung aking kamatis. Ngayon naman po, ilalagay ko yung aking lemongrass or tanglad. Ayan po. Kahit ilang piraso pong ilagay yung lemongrass, okay po yun kasi masarap po yan at mabango. At gamot din po yan sa mga high blood. Ayan po. Tapos, ilalagay ko na po yung aking puso ng saging or puso ng saba. Ayan po. Ayan. Ilagay mo na po yan. Ayan. Gisa-gisa nyo po yan. Pagkatapos mahalo nyo na po, lagay nyo na po yung pangalawang gata. Malambot na po yung puso at napakaganda na po ng itsura. Masarap po yan. Ayan po, lalagyan ko na po yung pangalawang gata. Lalagyan ko muna po ng paminta. Lagyan nyo po ng paminta. At syempre, kaunti, lagyan nyo po ng kunting asin. Tapos, ilagay nyo na po yung pangalawang gata. Ayan po.
Masarap na masarap po ang itsura. Madali lang pong lutuin at hindi rin po yan masyadong magastos. Kaunti lang po yung inyong magagastos dyan, pero masarap ang mauulam nyo. Ayan po. Medyo nagkalas po yung isang perasong tanglad sa tali kasi mahirap po itali kasi sariwang-sariwa po yung tanglad. Bagong pitas po yan. Kaya ayan, malutong na malutong, mahirap pong ibuhol. Pero ang importante naman po ay nag-aabsorb po yung vitamins ng tanglad at saka po yung amoy niya. Makuha po natin at makain po natin. Yan, papakuloyin ko na po yan. So, ayan, unti-unti nang natutuyuan yung aking gatang puso, yung aking pangalawang gata. Lalagyan ko na ng Maggi Magic. Yan, lalagyan ko na po. Napakabango na po dahil po sa tanglad. Yan, kalahati lang po ang nilalagay ko. Parang pang substitute na po ito sa betchin. Hindi na po ako nagbe-betchin. Ayan po. Kapag iyan po ay medyo wala na po talagang sauce, ilalagay ko na po yung aking daing at yung sili at saka po yung pangalawang gata. Yan. Masarap na po. Ang lambot na po ng puso ng saging. Puso ng saba. Masarap na masarap po yan. Lalo na po pag kumain po kayo, nakakamay po kayo. Kaya po yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo at lagi po kayong mag-abang at manood ng aking vlog para matutunan nyo po yung aking mga luto. Sa simpleng luto lang, konti lang po ang magagastos nyo. Pero masarap po yung mauulam nyo. Ayan po, tuyo na yung aking pangalawang gata. Ilalagay ko na po yung sili at saka po yung daing. Ito po ang aking sili. Optional naman po ito kung gusto nyo ng maraming sili. Ako po kasi marami pong sili ako maglalagay. Yan po yung aking sili. Masarap na po yan. At ang aking napakasarap na daing, malasang malasa, kasi pinirito ko po ito. Ayan. Sarap na po yan. Kaunting halo-halo ko lang po, ilalagay ko na po yung aking purong gata. Tapos, pagkatapos po nun, kakain na po kami. Ayan, gayahin nyo po yung aking mga luto. Simple-simple lang po. Talaga naman pong napakasarap. Hindi po masyadong magastos. Kaunti lang po yung gastos nyo. Katulad po nitong luto ko, kaunti lang po yung gastos. Ayan, ang sarap. Wala pa po yung purong gata pero ang sarap-sarap na po tsaka napakabango. Hindi po kayo magsasawa na manood ng aking vlog kasi talaga naman pong tinuturo ko po sa inyo ang aking mga simpleng luto at kung ano po yung mga ginagawa ko. Pero masarap po yung mga timpla ko. Yan. O, tuyo na yung aking gulay. Ilalagay ko na po yung purong gata. Ayan po yung purong gata, oh. Puro po yan. Kasi nilagay ko po kasi sa ref. Pagkabili ko, mabilis pong magbuo-buo. Pero puro po yan. Ako po mismo ang nagpapagata niyan sa bilihan po ng nyo. Ayan po. Yan. Sarap-sarap na po ng aming gulay. Talaga naman pong yummy-yummy. Ginataang puso ng saging na saba. Kaunting kulo lang po yan para maluto po yung purong gata. Pagkatapos po nun ay tapos na. Pwede na po kayong kumain. Ready na po yan. So, ayan na nga guys. Luto na yung aking ginataang puso ng saging.
ready nang kumain. Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe. Yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa channel ko. Salamat po sa inyo. Salamat sa walang sawang pagpapanood po ng aking vlog. Ayan. Thank you very much po. Bye-bye.